What's up, Pishkada? Nagbabalik. Isang magandang araw na naman sa inyo, mga kapishkada. So, ayun, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update dito sa Cartimar. So, ayan, nasa likod nyo. Nandito ako ngayon sa Cartimar Pet Center para magbigay sa inyo ng latest update kung anong mga kaganapan, kung anong bago, at kung anong mga makikita natin dito ngayong araw. So, huwag na natin patagalin. Tara, let's go! So, yun nga mga kapishkada, ano, nandito tayo sa loob ng Pet City dito sa Cartimar. So, lilibutin natin at saka sisilipin natin dito yung mga display nila, yung mga accessories, mga paisda na talaga namang napakaganda at yung mga planted tanks nila. So, tara, samahan nyo ako. Inyo na napakagandang setup ng planted tanks. Tingnan nyo naman guys ang setup niyan. Talaga namang pwede mong ilaban ng show. Napakaganda. So ayan, pasalamat tayo kay na ma'am sir. Pinayagan tayo makapag-vlog dito sa Pet City. So ayan, pagpasok nyo dito, yun yung unang sasalubong sa inyo. And then dito, nakikita nyo yung mga display nila ng mga imported na goldfish. So ayan. And then sa baba. So ganda niya ito. Talaga naman. Ayan. Ito, meron pa rin. Imported na goldfish din. So, ayan. Tapos, ayan. Kompleto rin sila ng mga imported tanks dito. Ayan. So, napakaganda rito sa Pet City. Tapos, pag dumiretso kayo dito, ito, may nakabang na bagong setup. Talaga namang mapapa-wow at amaze kayo dito sa ganda ng gumawa nito. Talagang masterpiece. Ayan, kung makikita nyo talagang ang ganda. Talagang sigurado ako na mapapawi ang mga stress nyo pag itong nasa harapan nyo. So ayan, nakaseta pa lang siya. So for sure may-ari na rin ito. Tsaka mapapansin nyo kakaiba yung ng tank na yan, mga pishkada, no? So parang pa-curb. Ayan, napakaganda. Tapos and then dito sa wall nila dito, kompleto rin sila ng mga accessories pang planted. Ayan, makikita nyo dito. Ayan, ito yung mga binibenta nilang mga tanks. Tapos yung mga isda nila, may mga danyo ako nakita dito at saka anubias. So ayan. Tapos sa baba niyan, meron din dito ulit mga danyo, halo-halo na din. Ayan, yung mga ibang isda dito, hindi ko pa halos kabisado, pero talaga namang napakaganda. Tapos dito, meron din silang flower horn. Ito, napakaganda. Ayan, ang ganda rin. Tapos sa baba niyan, meron pa rin dito. Ayan guys, napakaganda ng mga flower hindi nila dito. Ayan o, oh, tukan natin ang angas. Tapos marami pa tayo dito. Dito ikutin pa natin yan. Pasok muna tayo dito. So dito sa pinaka parang room nila, no? Napakaganda rin ng mga setup dito. Ayan eh, beta. Ayan, tapos sa baba may mga guppy sila dito. Ang ganda rin ng mga guppy. Hindi ko na alam kung ano mga strain din yung iba. Parang HB Blue yung iba. So ayan. As ito. Pakita ako lang sa inyo kasi yung mga ibang isda hindi ko pa halos kabisado kasi busy si na kuya kaya hindi tayo ma-assist. So ayan. And then ito may mga tetra dito. Ganda rin ang setup, parang natural lang mga kapisgada, tingnan nyo. Talisay lang, katalo lang. Lupet, lupet, galing. Tingnan nyo kung paano yung setup, guys. Talisay lang. Ayan, napakagaganda. Tapos ito talagang pinaka nakakamangha. Kung saan ang mga arowana. Ayan. Grabe, ganda. At meron pang kasamang tangmig dyan, stingray. So, yun. Tingnan nyo naman yan, mga kapishkada. So, talagang busog na busog kayo sa channel natin dahil dito lagi kayong updated pagdating sa Cartimar. Ayan ang mga makikita nyo. Tapos, ayan, sa wall na to. Ikutin natin. At ito, solved na. Parang torpedo barb din to. Hindi ako nagkakamali. So, ayan, solved na siya.
Isay lang, napakaganda. Galing. Tapos dito, meron pa uli silang arwana dito. Grabe, ang dami na ito, guys. Ganda. Tapos, ito, may mga angelfish din sila. Maganda rin ang mga angelfish. Parang ito yung ano, ghost, yung may ghost na angelfish to eh. Hindi ko siya mga kakabisado. Tapos ito, meron din sila dito mga guppy, crane. Ang ganda ng mga guppy. Tapos ayan, marami sila, napansin ko rito, marami silang anubias. Nasa, na talaga naman maganda rin sa planted, no? So ayan, meron pa dito. Ganda rin talaga ng setup, no? Talisay lang, oh. Stig, stig. Tapos ito, ayan, guppy uli. So, tapos ayan, angelfish. At sa baba niyan, ito. Comment down below na lang kung ano mga pangalan niyan dahil hindi pa natin masyadong kabisado lahat. Tapos ito pa ulit, Santa Isabel. Napakaganda pangalan. Tapos ayan yung price niya, Santa Isabel angelfish. Ayan, napakaganda. Tapos ito, focus natin. Ayan, tapos tara, libo tayo dito. Dito pa tayo. Ayan, ito pa yung mga display nila dito. Mga pang-planted fish. Ayan. Hey, what's up? Mga gutom na sila, oh. Ganda. Ayan. Grabe yung goldfish nila dito. Ang laki, oh. Uy. Laki. Solid, solid na solid. Pati itong mga flower nila. Yo. Goods din. Ganda rin. So, tingnan nyo mga kapish ganda. No, talagang napakalupit. Kitang kita nyo. Isang pangarap natin yan. Super red. Napakaganda. Linis ng tank nila, grabe. Ito rin, ito yung mga gantong sukat ng aquarium yung talagang pinapangarap natin eh. Malaki, tapos ang ganda ng arwana. Solid na solid ang setup. Tapos sa likod nyan, ito din. Si pangadaan yung nila. Tapos ano ba sila yun, ayan. Ganda. Ito yung mga angel fish nila, mga breeder. Yung price ng anubios nila, ayan. Grabe, ganda. Tapos ito, meron din sila mga breeder size dito na ano to, swordfish. Grabe, ang ganda. Tapos dito mga kapisgada, no, ito talaga namang mapapawaw ka na lang sa setup dito ng planted na to. Ito ay para siyang 10 gallons or 5 gallons. Ayan, ganda rin ang setup. Tapos ito, makangas din, talagang natural na natural yung datingan. Ripwood tsaka nakamos. Galing, galing. Ayan, tapos meron pala, pa rin sila dito ng mga display dito. Ayan. Tapos ayan, meron naman dito ulit angel fish. Ayan. Tapos syempre sa mga mahilig mag-planted, meron syempre hindi mawawala dyan yung mga kailangan nyo, no? Mga dripwood, ito yung mga tinatawag nilang spider woods. Ayan, madami rin dito pagpipilian. Tapos ito yung mga stone, dragon stone. So ayan. Tapos meron din silang sand. Tapos may mga aquarium soil din sila. Yan, marami, marami kayong pagpipilian dito. Lalo na kung mahilig kayo sa mga planted setup dito sa Pet City. Bisita na kayo. Tapos eh, yung mga ibang plants na kailangan nyo. Yan, ito naman. Ganda rin itong setup na to. Salt water.
Pero ito parang fake corals lang yan. Pero tingnan nyo naman. Ganda. Yun. Tapos syempre, dito rin yung mga ibang pellets, no? Yung mga kailangan ng mga imported pellets. Ito, may nakita ako ditong carnivorous. Ito, solid din yan. Tapos may mga pagkain din ng turtle. So, ayan. Tapos silipin natin dito. Ito yung pinaka talagang highlight ng Pet City, no? Ayan. Dati nakikita ko itong mga laman na ito is koi. Pero ngayon, ang makikita nyo rito, ayan, tingnan nyo. May mga clown loach. Tapos grabe. Ang laki ng stingray nila, mga kapsikada. Ayan, no? Mapapaho ka lang. Talaga, sobrang ganda. Ayan. Comment down below kung anong isda to. Linis. Parang pwede mo nang samahan silang lumungoy. Parang simple. Tingnan natin sa top view. Ayan. Hindi sila. Dito lang yan sa Pet City, no? Bisita na kayo. Dito yung mga guppy nila, no? Ito yung Black Moscow. Tapos sa baba. Ang ganda rin ang mga setup nila. Mga kapiskada, no? Kung kayo talaga ay mahilig sa aquascape at talaga naghahanap kayo ng mga kailangan nyo dito, so bisita na kayo at puntahan nyo na itong Pet City dito sa May Cartimar, Pasay, para din sa mga kailangan nyo mapa aqua soil, mga plants, driftwood, stones, lahat, etc. Puntahan nyo na ito dito, Pet City, dito lang yan sa Cartimar.